diskuwento sa online transactions para sa mga senior citizens at PWD. Ang ating pong pag-uusapan. Lahat po ba ng online transactions covered? Online bookings for hotels and flights, may limitasyon po ba? Siguradong sa January next year, may 1,000 na ang bawat indigent senior citizen. Diskuwento sa online transactions para sa mga senior citizens at PWD. Ang ating pong pag-uusapan kasama ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens, Attorney Franklin Quijano. Attorney, magandang araw po sa inyo. Good morning, Sir Aljo. Good morning sa lahat na tagapanood at tagapakinig. Yes, sir. Si Audrey po ito, no? So, Attorney, unahin ko po itong magandang balita para sa mga senior citizens hinggil po sa discount sa mga online transactions. Ipinapatupad na po ba ito? Ano na lamang po ang requirement upang ma-avail nila ito? Audrey, as far as I'm concerned, as early as August last year, mayroon na pong joint memorandum circular na pinirmahan ang maraming ahensya kasama na nito ang DTI, DSWD, maraming mga agencies ang kasali dito na naglalaan ng provision for online purchase. Kaya, obviously, approved na ito at dapat nang irespeto ng ating mga nagbibigay ng online sale ng mga goods and services. Sir, kapag sinabi po nating online transactions, kasama po ba dito yung mga mobile applications na madalas na ginagamit sa kanilang pagbili ng kanilang personal na pangangailangan tulad po ng mga kagaya ng Lazada at Shopee? Opo. Lahat po. Kasama po yung Grab at ano pa yung isa? Grab at saka yung naghahatid ng pagkain. Kasama na po yan. Mm-hmm. Pati yung sa Grab, ano? Okay, Attorney, paano naman po yung mga online shops sa Facebook? Dapat din po ba nilang i-honor yung benepisyong ito ng mga senior citizens at ng mga PWDs? Basta lang pumasok sa Republic Act 994 ng mga provisions, no? Yung basic at saka yung necessary. Diba may mga kategory na kung ang isa ang commodity ay essential at pagkaroon ng certain discounts, pwede na po yan. Siyempre, depende sa arrangement. Kunyari, nung COVID, alam ko may mga pharmacy na naghahatid ng mga medicine na online ang pag-o-order. Kung may prescription, may senior citizen ID at saka may booklet, check na may privileges and benefits na dapat ibigay sa mga medicine na dapat magkaroon ng VAT exempt at saka 20% discount. Okay, sir, linawin lamang po natin, ano, ilang porsyento po ang diskwento na maari nilang ma-avail? Nakadepende po ba ito kung ang kanilang bibilihin ay pagkain o gamot o personal na gamit? May Republic Act 994. Nakasaad doon sa 994 yung certain categories like medicine. Kung medicine, 20% discount. Pero kung yung medicine na yun ay portable, bukod sa 20% discount, may discount pa sa VAT exempt. So yun, ganun yun kung medicine. Kung groceries, at may groceries na sa ngayon ma-online mo, 5% yun. Kung pagkain, 20%. At kung portable ang pagkain, 20% plus 12. Yan po yung mga categories na kailangan conscious din ang mga seniors natin at sa kalaan sa 9994 at saka conscious din yung mga may-ari ng mga negosyo at nagpo-provide ng online. Okay. So sir, paano naman po ang magiging monitoring ng komisyon kung ito po ay
na susunod ng mga online shops at mobile applications. Alam niyo po, kasali po doon sa joint circular na yon ang BIR. So I would like to say na kasama sa BIR ang monitoring ng mga sales. So yun yun, may mga monitoring. Siyempre, kung may magsusumbong, then of course, sana gagawa tayo ng procedure. Narinig ba ako? Yes, sir. Go ahead. Yung sa ano, kung may magsumbong, siyempre, kung saan ang senior citizen residente, pwedeng doon sa OSCA, no? At kung siyempre hindi available ang OSCA one way or the other, pwedeng dito sa National Commission of Senior Citizens. Okay, attorney, katanungan naman po mula kay Ivan Mayrina ng GMA News, ano? Lahat po ba ng online transactions covered? Online bookings for hotels and flights, may limitasyon po ba? Pati po flights, dahil sa flight, nangihingi ang airline ng senior citizen number, ano? So pwedeng 'yun ay gagamitin sa mga airlines. So anything na covered doon sa definition ng 9994, flights, yung pagta-travel by ship, yung sa by land, kung may mga online na ticketing system, kasama na rin po yung discounts on the online. Okay, sir, pakiulit lamang po yung binanggit nyo kanina, attorney, no? Sakali po na may nais magreklamo, saan po maaaring dumulog yung ating mga senior citizens at PWDs hinggil dito? Okay. Ang mga senior citizens po ay may isang sangay ng pamahalaan na nagbibigay pansin sa lahat ng local government units. Ito po yung OSCA, yung Office of the Senior Citizens Affairs. And so, in every municipality and city, ang tumatanggap ng reklamo ay ang OSCA. Ngunit kung sakali ang OSCA ay hindi accessible for one reason or the other, pwede pong ipaabot ninyo sa National Commission of Senior Citizens ang inyong reklamo. Kami po ay makukontak sa email. Ang email namin ay ph.ncsc@gmail.com ph.ncsc@gmail.com. Pwede rin sa website natin. Ang website ay www.ncsc.gov.ph ncsc.gov.ph. Sa pamamagitan ng inyong email, magre-respond din kami.